So it's almost 5 a.m. Ganda tayo kaga gumising. And today mag-run tayo. Running 6 kilometers today. So ang program niya kasi is tumakbo ng 6 kilometers in a negative split. So 4 kilometers na easy run, tapos around 1.6, 1.8 na medyo effort, and then 800 meters na negative split, like mabilis pa kaysa sa unang effort. So 2 isa sa program niya, and yun yung long run niya ngayon Monday. Alright, so tapos na tayo mag-run. Naka 6 kilometers plus kami. Medyo okay naman ang target namin is negative split. And nagawa naman niya yung program niya for this week. Nakapag-breakfast na rin kami, kumain kami ng mangga. Tapos ngayon, kwento ko sa inyo yung microphone na binili ko, na ibabalik ko, na medyo na-disappoint ako. So ito yung microphone. So yan yung brand ng microphone na binili ko. Alam niyo, isa to sa mga common na na-overlook or hindi napapansin ng mga nagba-vlog or nag-uumpisa maggawa ng content is yung microphone or yung audio. So kung mapapansin niyo, medyo malinaw tong gamit ko ngayon. Ito yung directional microphone na kung saan nakatutok sa akin yung ano, yung pinaka microphone, and kung siya nakatutok, yun yung ikukukunin niyang sound or yung kukunin niyang audio. So napaka-importante ng sound. So, bukod sa video kasi, kapag nilagyan niyo ng maayos na sound or audio, yung vlog or yung mga videos nyo, mas magiging malinaw siya. Pwede nyo rin siyang gamitin pang storytelling. Like, bago may gusto kayo ikwento, instead na ipakita nyo lang, lagyan nyo rin ng sound. Like, kung gusto nyo parinig yung mga sasakyan or yung mga dumadaang tao na maingay yung background, pwede nyo isama sa kwento nyo yun eh. Minsan hindi natin nagagamit yun, but bukod sa visuals, sa paggawa ng video, is magagamit nyo rin yung sounds. No? So yun nga, ang gamit natin ngayon is yung directional mic. Ito yung madalas nakita sa ibabaw. And paparinig ko rin sa inyo pag walang microphone. Ayan, so ganito yung sound niya kapag walang microphone na nakalagay. So ito yung sa camera lang. Wala rin nung audio enhancement sa editing. So kung ano yung narinig yung sa boses ko, yun na talaga yung boses. Direkta sa camera. So meron pa akong isang microphone na ginagamit. Ito naman yung lapel microphone or yung wired na microphone. Teka, pakita ko sa inyo. Ito yung microphone na yung ginagamit ko, yung wired na lapel. So malinaw tong sound nito. Pakita ko sa inyo, de-demo ko rin. Alright, so ito na, gamit ko na yung lapel microphone, mapapansin nyo. Ito lang problema ko sa kanya, napakahaba ng wire niya and kailangan siyang may wire. Kung mapapanood yung mga video ko, ito yung madalas yung ginagamit. Kapag nag-green screen ako or kapag nag-tutorial ako, kasi malinaw siya. However, ito nga, yung limited lang yung layo. Limited lang yung layo pwede kong gawin. And yan, hanggang dyan lang siya. Pero isa pang inaalala ko is pag nahila yung kable ng microphone is baka matumba yung camera. So, iniingatan ko mangyari yun. And then, kaya bumili ako ng isa pang microphone. Ito yung isang microphone, yung wireless na lapel microphone. Okay, so I'm using the... Okay, so gamit ko na yung wireless na lapel microphone. Ito. Ito siya. I hope naririnig niyo ako ng ayos. Kung mapapansin niyo, ang pangit nung audio niya. Medyo cheap lang kasi ito eh. Wala pang 1,000 pesos. Okay sana siya kung nag-work siya ng ayos, dahil magagamit ko ito pang gawa ng running content na kahit lumayo ako sa camera, mag-demo ako ng running or sa cycling, magagamit ko sana siya. Pero ang problema ko dito is kung naririnig nyo, medyo may crackling or may ingay siya, like may noise na nangyayari. Hindi ko alam kung interference dahil sa mobile phone okay naman siya, but pag ginagamit ko sa mirrorless na camera ko, yun na nangyayari. So kaya nag-decide ako na bumili sana nung wireless na ganito na mas high quality na siya. And then dalawa na yung receiver niya para pwede ako mag-interview. Ito nga yung binili ko. Okay, so ito yung nabili kong dual channel wireless microphone system.
from this brand yan. So yung binili ko na to, dalawa sana yung receiver niya na pwede ko magamit pang interview. Okay sana siya. Like, na ang nakaka-disappoint lang is pagkabili ko sa kanya. So una ko napansin sa kanya is somehow medyo mukha siyang gamit na. Hindi na siya bagong-bago. Although hindi rin naman selyado yung box na nakuha ko. Pero ang pinaka-disappointing dyan is eto, pakita ko sa inyo. So buksan na natin. Yan. So ang disappointing dyan, yung isa, hindi talaga siya gumagana. Like eto, kung nakita nyo, okay naman to, ready na sila. Itong receiver, tsaka itong isang transmitter. Itong isang transmitter, kahit naka-full charge na siya, namamatay siya. Masasabi kong sira siya kasi pagka naka-plug siya, bumubukas naman siya. And then pag ina-unplug mo, namamatay na lang siya. So sayang, medyo mahal kasi siya. Hindi mura yung items na to. Investment ko to para sa aking vlog. So siguro yung gasgas na issue na medyo parang mukha siyang gamit. Tatanggapin ko siguro, rereklamo ko. Pero yung hindi siya gumagana. Like sira talaga yung isa. So papadala ko ngayon sa JND to. Ngayon naman kung nakikita nyo yun, nakasabit na yun. Ito yung mga TPU na inner tube. No? So, tinatry kong gumamit ng TPU ngayon kasi ito na yung pinakabagong technology pagdating sa interior ng gulong ng ating mga bisikleta, mapa road bike or mountain bike. Especially kung ayaw mag-tubeless. So, ako, ito yung solution para sa akin. Pakita ko sa inyo. So, ito, ganito siya. Ayan. Ibig sabihin ng TPU is thermoplastic polyurethane. So, plastic siya. Supposed to be mas magaan talaga siya compared sa mga regular na goma. Pero yun nga, naplatan ako. So, pakita ko sa inyo paano siya tinatagpian. Mabilisan lang ito. Gagawa ko siya ng eksaktong topic para sa inner tube na ito pagkatapos na yung testing na ginagawa ko. Alright, so para sa reference, no, timbangin natin kung gaano kagaan talaga itong mga TPU. So, according dito, dapat 36 grams ang isang TPU na tube, no. So, timbangin muna natin itong ano, regular na interior natin. Ang regular na interior is 116.5 grams para dito sa tube na ginagamit ko. Ito yung regular natin yung ginagamit. Timbangin natin itong TPU, no, itong isa. Yan, so plus hangin pa ito. 35.4 grams ang isang. Tama sa sinasabi dito na 36 grams. So magaan na magaan siya and magiging less yung rolling resistance kapag ganyan kagaan ang interior nyo. Ang problema ko sa kanya is butas siya and kailangan kong tagpian. Ayan. So I'm not sure kung nakikita nyo but ito yung butas niya. So ang nangyari kasi dito, madilim pa noon, mga 4 a.m. siguro, nag-ride kami ni Ray the Cyclist noon. Nalubak ako, sobrang lakas ng lubak and nabutas yung interior. Somehow, inisip ko kung madali ba talaga siyang mabutas pero hindi naman siguro kasi ang gamit kong gulong is 700x30C. Eh, itong tube na gamit ko is hanggang, recommended lang hanggang 28C. Hanggang 28C lang siya recommended. So, pinilit ko pa rin and somehow medyo na-stretch siya ng konti. Yun nga, malakas din yung pagkakalubak ko and nagka-pinch plat ako. Tatagpian natin siya. Pagtagpi sa kanya is ibang klase din. So, para din siyang ano, TPU din siya. TPU din yung pandidikit natin sa kanya and rugby or rubber cement. Alcohol wipes. So, punasan lang natin. Patuyuin natin. And then lalagyan natin ng rubber cement. No? Isa sa benefit ng TPU is mas tumatagal ang buhay niya compared sa regular na goma or yung mga regular na rubber. Sabi nga nila mas environmental friendly. So sabi sa instruction, patuyuin lang daw siya ng 1 minute and then pwede siya indikat. But for me, gusto ko yung tuyo-tuyo na talaga siya para ayan, yung hindi na siya lumidikit sa kamay mo or wala na siyang lagkit. Ayan. Pag wala na siyang lagkit, okay na yan. Natin to. So, ito, isa to sa downside ng paggamit ng TPU. No? Hindi katulad ng mga regular na tube na pagka dinikit mo siya, eh, okay na. Dito,
kailangan mo siyang matuyo talaga. So hindi pwede yung dikita mo siya ngayon, so mga 30 minutes pa sabi sa instruction bago siya tuluyan dumikit. Para sa akin, para mas safe, mas matagal, di ba? So kung nasa labas kayo, kailangan mo siyang pagtian, hindi katulad ng ordinary nating rubber na saglit lang, tuyo na. Sa TPU, mas matagal. So mas matagal kayong mag-aantay. I suggest na kung TPU yung baon nyo, magbaon pa kayo talaga ng extra TPU since mag-aon naman talaga siya. Alright, so natagpian na natin to. Ayan, isang, yung isa, ayan, ito siya. Ngayon, sa bike ko, yung harap ko naka-TPU pa rin, yung likod, hindi na regular na tube lang, pero papal ko na ulit to. Kung hindi kayo komportable dito sa TPU, pwede nyong gawin, pambaon nyo lang siya or pang-extra nyo lang siya kasi napakagaang niya compared dun sa, ano, sa mga regular na tube. So kahit magbaon kayong tatlo, parang wala lang, magaang na magaang pa rin yun. Halos isa lang yung timbang nung regular na interior. Okay, so nakapit na natin yung TPU. Testing na natin ngayon. That's it for this episode. I'll give you an update for feedback sa mga ginagamit ko sa bisikleta. Hey, so thank you for watching. Don't forget to like and subscribe. Go vegan!